Sitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapina ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 448, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda at ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiang. Ganito ring araw ng lapastangani ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin.
Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon na ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim
na nakikinig sa Kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Isang galit na Jesus ang ipinakita sa atin ni San Lucas sa ating Ebanghelyo. Galit si Jesus dahil pagpasok pa lang ni Jesus sa templo, pinagtabuyan na niya ang mga nagtitinda. Pinapaalala sa atin ni Jesus kung ano ang isang templo. At sabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Pero sa halip, sabi ni Jesus, ginawa ninyo itong pugad ng magnanakaw. Maganda munang unawain natin kung ano ba ang isang templo para maunawaan natin kung bakit nagagalit si Jesus. Unawain muna natin ang kanyang sinasabi. Mayroong tatlong bagay na pwedeng tandaan kung ano ang isang templo. Una, ayon kay Jesus, ito ay bahay dalanginan. Kung kaya't nararapat lang na ito ay lugar ng mga nagdadasal. Pakitignan nyo nga po yung katabi ninyo. Nagdadasal ba o natutulog? Yan, no? Bahay dalanginan. Paalala mo sa katabi mo, bahay dalanginan. Hindi ito kwarto. Malinaw na ito ay dalanginan, hindi palipasan ng oras, hindi daanan, hindi tulugan, at higit sa lahat, hindi palengke ang simbahan. Kung kaya't anumang ginagawa sa templo o sa simbahan na hindi tungkol sa pagdalangin o pagdarasal, ginagamit ang templo sa maling pamamaraan. Anumang ginagawa sa templo na hindi tungkol sa pagdarasal, ginagamit ito sa maling pamamaraan. Pangalawa, kung ang templo ay bahay dalanginan, ibig sabihin, naririto ang presensya ng Diyos. Nandito ang Diyos. Maganda ding paalala na sa simbahan, nakakatagpo ang Diyos. Totoo, kahit saan pwede tayong magdasal. Kahit saan kapiling natin ang Diyos. Pero ang templo ay isang lugar ng Diyos. Ang templo ay lugar ng Diyos. Maaring alam natin ito. Alam ito ng nakararami. Lalo na ngayon. Punong-puno tayo. Lalo ngayon. No? Dumadayo na ang mga tao sa simbahan. Lumalabas na at nagsisimba ng muli. Dahil sa simbahan, nararanasan at nakakatagpo nila ang Diyos. Kaya naman nararapat lang na ang simbahan ay ginagamit ng may paggalang. Ang simbahan nararapat lang na ginagamit ng may paggalang. Pangatlo,
dahil ito ay bahay dalanginan na matatagpuan ang presensya ng Diyos dito rin sa simbahan na kakatagpo ng katotohanan. Sa simbahan na kakatagpo ng katotohanan. Mula sa salita ng Diyos, sa mga pangaral at turo ng simbahan, hanggang sa ating mga pansariling karanasan, lahat ito sa simbahan natatagpuan. Sa simbahan, matatagpuan ang katotohanan. Wala sa baraha. Kaya yung iba na nagpupunta at nagtatanong sa baraha tungkol sa katotohanan, mali yan. Wala tayong matatagpuan na katotohanan sa baraha, kundi sa salita at sa mga pangaral ng ating Diyos. Kaya't kung naghahanap tayo ng katotohanan, walang ibang lugar kundi ang simbahan, dahil naririto mismo ang mga pangaral at salita ng Diyos. Talaga naman, no? Kapag ang isang bagay ay hindi ginagamit sa tama, nakakainis. Parang yung plato na tinatago, dinidisplay at inilalabas lang tuwing may bisita. Hindi ba parang may mali? But parang, bakit kapag may bisita, espesyal? Bakit hindi pwedeng pansarili? Hindi ba dapat una munang tinatratong espesyal ang sarili? Bakit tinatago ang plato? Bakit dinidisplay? O ang tao, ang asawa, kaibigan, anak, hindi ba tao sila, hindi material? Pero bakit yung iba ginagamit? Ginagamit ang tao, ginagamit ang kaibigan. At inaabuso. Di ba dapat nirerespeto? Mga kapatid, sadyang kailangan alamin at unawain natin ang isang bagay para ito ay mapakinabangan ayon sa tamang gamit. Dahil kung hindi, maaari itong maabuso, masira, mapabayaan, at makagawa ng kasamaan ng dahil sa hindi pag-alam sa tunay na gamit. Ang paalala ni Jesus, tandaan, katulad ng templo, ito ay bahay dalanginan, hindi lugar ng kalakalan. Tingnan mo yung katabi mo, gisingin mo na. Bahay dalanginan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang hindi pa sumasampalataya naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa,
Naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ating idalangin sa ating Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa na aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alat ka tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alat ka tinapay sa lahat ay magbibigay buhay. Biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hiling magpapalad, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaanang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, Nazareno, kalugdan po ninyo ito kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus,
Diyos na sarin mo. Patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Buong Yesus na sarendo kay buti mo, sa hirap at tusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Yesus na sareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y tuparihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Kayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan namin na banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo
at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin namang ipagdasal ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamangkaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas ng poong Yesus Nazareno. Mahal na poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Oh.